Maraming salamat nga pala sa lahat na aking subscribers out there at sinasaludo ko kayo. Ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin bilang OFWs dito sa Saudi Arabia. Ikaw ay nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia ay alam mo itong batas na ito dahil ito ay nakasaad sa bagong kontrata natin o bagong nilabas ng MOI na batas para sa ating mga expat, especially sa lahat ng expat dito sa Saudi Arabia. Dahil pwede tayo magtrabaho sa ibang kumpanya o lumipat sa ibang kumpanya with consent our employer, mga kaibigan. Pero ang masakit, mga kaibigan, kung ikaw ay nagtatrabaho bilang expat sa ibang kumpanya na wala ka naman na release paper, ay yun ang pinakamahirap, mga kaibigan. Alam niyo ba, mga kaibigan, na dito sa Saudi Arabia ngayon ay napakaganda ang kontrata nila o napakaganda ang paggawa ng ating kontrata o yung contract natin. Lalong-lalo na sa mga Pilipino. Lahat ng expat dito sa Saudi ay ang lahat ng kontrata niyo, mga kaibigan, ay makikita niyo yan sa Kiwa. Doon yung makikita, mga kaibigan, yung kontrata nyo. Lalong-lalo na pag nag-expired yung ikaman nyo, ay makikita nyo yan sa Kiwa, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, ay dati-rati ang kontrata mo ay ang nakakaalam lang ay ang sponsor mo o yung kumpanyang pinagtatrabahoan mo, mga kaibigan. Pero ngayon, mga kaibigan, ay hawak na ng gobyerno ng Saudi ang kontrata mo. Yung sa Kiwa, mga kaibigan, pwede kayong mag-register sa Kiwa. Ita-type niyo lang yung account, yung Gmail niyo o Yahoo niyo, Yahoo email niyo, mga kaibigan, din password, mga kaibigan, at lalabas yung kontrata niyo at saka yung original na kontrata niyo, mga kaibigan, sa Ministry of Interior. Dati-rati kasi, mga kaibigan, ang kontrata natin, ang may hawak lang, ang may alam lang ay ang sponsor natin o kumpanyang pinagtatrabaho natin, mga kaibigan. Pero ngayon, iba na ngayon, mga kaibigan, dahil hawak na ng Ministry of Interior ang kontrata natin. Pwede niyo makita, mga kaibigan, sa Kiwa, yung application niyo, yung Kiwa, pwede niyo makita yung kontrata ni mga kaibigan. Magre-register lang kayo, mga kaibigan, sa Kiwa, yung email niyo or Gmail niyo, mga kaibigan, then password, mga kaibigan, at yung ikaman number niyo. Yun lang, mga kaibigan, madali lang matrace yung kontrata niyo, mga kaibigan, kung yung ba ay final exit visa ka o re-entry visa ka, mga kaibigan. So pag-usapan natin, mga kaibigan, unahin natin, mga kaibigan, ang re-entry visa, mga kaibigan. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung ikaw ay may re-entry visa dito sa Saudi ay umuwi ka ng Pilipinas o kung saan bansa kang umuwi, dahil sa lahat ng expat ay may re-entry naman. Pero kung sa ating mga Pilipino, mga kaibigan, OFW ay may re-entry visa ka dito sa Saudi Arabia na hindi ka na bumalik dahil pa after ng 90 days duration ng vacation mo o kung ilang buwan o ilang araw binigay sa'yo ng vacation mo na iyong kumpanya na hindi ka bumalik. Alam din ba, mga kaibigan, kung anong parusa nun, mga kaibigan? Dahil hindi ka bumalik sa loob ng 90 days duration na binigay sa iyo o ilang yung kontrata o yung binigay sa iyong vacation leave, hindi ka bumalik. Ban, mga kaibigan, alam niyo ba, ban ka dito sa Saudi ng 3 years dahil ang visa mo ay re-entry visa pero hindi ka bumalik dito sa Saudi. So nakaban ka dito, mga kaibigan, ng 3 years. Yun ang parusa, may re-entry visa ang isang expat pero hindi bumalik, mga kaibigan. So ito, mga kaibigan, ay napakalinaw sa ating mga OFW o sa ating mga expat yung kontrata na yun, yung parusa na yun. Dahil
lahat naman siguro ng OFW o expat ay alam na yun, yung sinabi kong re-entry visa. Pero mga kaibigan, ito yung pinaka-point ko mga kaibigan. Kung isa kang expat mga kaibigan na nagtatrabaho sa iyong sponsor, yung official na kumpanya mo mga kaibigan, ibig sabihin mga kaibigan, ikaw ay nagtatrabaho sa official na kumpanya mo ay gusto mong lumipat ng ibang kumpanya mga kaibigan. Pero ano bang gagawin mo mga kaibigan? May release paper ka mga kaibigan. Kasi kung wala kang release paper mga kaibigan, huwag basta-basta lumipat ng kumpanya na hindi ka pa nabigyan na release paper na iyong official company, iyong sponsor mo mga kaibigan. Huwag ka munang lumipat ng ibang kumpanya niya pero hindi ka pa nabibigyan ng sponsor mo ng release paper. Huwag munang ituloy mga kaibigan dahil ito ay may nakaatang din sa iyong parusa. Alam din mo mga kaibigan, kung ikaw ay nagtrabaho sa ibang kumpanya na wala kang release paper, ito yung mga pwede mong makamtan o madaras mga kaibigan. Kung naka-official kontrata ka sa iyong kumpanya o sa sponsor mo mga kaibigan, ay first, penalty pala mga kaibigan kung nagtrabaho ka na sa ibang kumpanya pero without consent from your employer or sponsor mga kaibigan, ay alam niyo ba mga kaibigan kung magkano ang penalty mo? Ang magiging penalty mo mga kaibigan ay 50,000 reals. Hindi bababa ng 50,000 reals ang magiging penalty mo pag nahuli ka ng Ministry of Interior o MOI mga kaibigan dahil ikaw ay illegal na nagtatrabaho sa ibang kumpanya dahil wala kang pinirmahan na release paper sa iyong sponsor, iyong employer mo mga kaibigan. So ang labas mo mga kaibigan ay illegal. Parusa niya mga kaibigan ay 50,000 reals. Hindi ba ba na 50,000 reals sa parusa niya mga kaibigan? Dahil ikaw ay nagtatrabaho bilang illegal. So, pangalawa mga kaibigan, ano ba yung nakaatang naman na parusa roon mga kaibigan? Pwede kang makulong mga kaibigan ng hindi bababa sa loob ng 6 months mga kaibigan. Iyon po mga kaibigan ang parusa ng mga illegal na nagtatrabaho ngayon dito sa Saudi once na nahuli kayo ng Ministry of Interior. Pangatlo mga kaibigan ay yung ng final exit visa mo. Final exit visa mo. Dahil ikaw ay nagtatrabaho bilang illegal sa isang kumpanya dahil wala namang release paper na binigay sa iyo na iyong sponsor o iyong employer, ang labas mo mga kaibigan ay illegal. Papawin ka mga kaibigan kung nagtatrabaho ka ng bilang illegal at hindi naka-official kontrata sa iyong pinagtatrabahuan ay wala na mga kaibigan. Tapos na, enough na ang maliligayang araw mo dito sa Saudi mga kaibigan. Kaya iwasan natin mga kaibigan magtrabaho ng illegal o hindi tayo naka-official ang kontrata sa ibang kumpanya. Kung tayo ay naka-official ang kontrata sa ating employer o sa ating sponsor mga kaibigan, huwag niyo nang balakin magtrabaho sa ibang kumpanya mga kaibigan. Alam na natin mga kaibigan na ngayon ay free tayo. Pwede tayong lumipat sa ibang kumpanya pero dapat ay may release paper tayo. Bakit? Kung naman gagawin magtrabaho ng ibang kumpanya, magiging illegal ako dahil may parusa pala nakatang sa akin. So huwag ka nang lumipat ng ibang kumpanya kung wala kang release paper na binigay sa iyo ng inyong kumpanya. Dahil ang labas mo mga kaibigan ng illegal worker. So pwede kang makulong ng hindi bababa na 6 months expat na nagtatrabaho ng illegal. Dahil wala, hindi ka naka-official na kontrata sa ibang kumpanya. So labas mo mga kaibigan ay illegal workers. So yun ang mga kaibigan. Maging aware tayo mga kaibigan, especially sa lahat ng mapaong OFWs dito sa Saudi. Alam niyo na mga kaibigan kung anong dapat niyong gawin. Kung hindi pa kayo naka-official na kontrata sa inyong lilipatan na company, huwag na kayong magtrabaho muna. Stop it mga kaibigan. Dahil pwede kayong maparusahan ng
kung mahuli kayo mga kaibigan. Pero alam ni mga kaibigan, mahigpit dito sa Saudi. Huwag niyo nang balakin mga kaibigan magtrabaho ng ibang kumpanya kung hindi kayo naka-official na kontrata. Dahil siguro ang pagsisisi mga kaibigan na nasa bandang huli. So gawin natin mga kaibigan yung trabaho natin maayos. Huwag na tayong lumipat ng ibang kumpanya kung magiging masaklap naman ang kalalabasan ng ating pagtatrabaho. So gawin natin na mas maigi yung trabaho natin. Pag-iigi natin yung trabaho natin, huwag natin balakin na lumipat pa ng ibang kumpanya. Dahil hindi mo alam kung yung lilipatan mong kumpanya ay maayos ba o hindi. O mas maganda pa sa iyong pinanggalingan na kumpanya. So huwag ninyo lang balakin mga kaibigan lumipat ng ibang kumpanya. Sa akin, payok lang sa inyo mga kaibigan to dahil isa rin akong OFW dito sa Saudi. Ay maayos naman ang kumpanya ko mga kaibigan at maayos din naman ang sweldo ko. But lilipat pa ako ng kumpanya kung mas maganda pa ang aking pinagtatrabahuan. So ganun mga kaibigan, ang may papayo ko lang sa inyo mga kaibigan dahil bilang isang OFW, maging aware lang din tayo sa lahat ng ginagawa natin dito sa Saudi. Alam niyo mga kaibigan, yung Saudi ay mahigpit o Islamic country ito, Islamic religion. So respeto natin lahat mga kaibigan ng culture nila o batas natin, yung batas nila mga kaibigan, sundin natin para maging maayos yung takbo ng ating trabaho. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong lahat at sinasaludohan kayo. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bobit Kaibigan, and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video. Maraming salamat at sinasaludohan kayo. Shoutout nga pala ulit sa aking mga subscribers din. Maraming salamat. At sa mga teams ko, shoutout lahat ng teams ko. Maraming salamat din sa inyong lahat.